Ikaw? Hindi ko na inaasahang makikita ka pa muli. Talagang hinalap ko ang tinitira niyo, Aling Belen. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Mapalalaya nga ba ang puso at isip sa pamamagitan ng pagtanggap sa masasakit na nangyayari sa ating mga buhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Belen sa ating dulang sa kanyang panahon. Aling Belen! Ikaw yung tumawag sa akin sa telepono? Oo! Ako nga ho. Oo nga. Nakilala rin agad kita. Dahil diyan sa suot mong kulay maroon na bisidang uniforme kapag nangungulekta ka ng abolish sa simbahan. Halika. Maupo ka na rin dito sa mesang pinapupwestohan ko para makapag-usap tayo na maayos. Yun ang perang hinihingi ko sa inyo para ipamasahe ko papuntang bukid noon. Dala nyo na ho ba ngayon? Higit pa nga sa sinabi mong halaga ang dala ko. Dahil naisip ko, sasama ako sa iyo sa pagpunta mo sa bukid noon. Hindi ho, Aling Belen, huwag. Huwag na ho kayo sumama. Ha? Ako na ho ang bahalang makipag-usap doon sa mga kumupkup sa anak niyo sa bukid noon. Ang mabuti pa ho, bigay niyo na lang lahat sa akin ang dala niyong pera at pangako, tatawagan ko kayo agad pagdating ko doon para magkausap kayo ng inyong anak. Pero, limang mahahabang taon na ako naghahanap at naghihintay na makita ang anak ko. Sabik na ako mayakap siya at mahagkan. Kaya parang awa mo na. Isama mo na ako sa pagpunta mo sa bukid noon. Ilang taon na tayong halos araw-araw na pabalik-balik sa ibaba ng overpass na to. Pero ni Anino ni Junior at ng babaeng kumuha sa kanya na nakita natin sa CCTV, hindi pa rin natin nakikita rito, kuya. Kailangan nga kasi nating magpakasakali na magagawin dito uli yung babaeng yun. Kasama si Junior Caloy. Eh, nagalugad na rin kasi natin lahat ng mga palengkit presinto malapit dito sa lugar na to eh. Pero hindi pa rin natin natatagpuan ang pamangkin ko. Hindi naman ako po pwedeng sumuko sa paghanap kay Junior. Dahil sa ati Doring po. Umaasa siyang isang araw, kasama ko nang uuwi ng bahay ang aming anak. Hindi ko rin maubos maisip yung ilang minutong pagitan lang ng pagkuha ng babaeng yung kay Junior eh. At nang pagsundo mo naman sa kanya dapat, nang araw na yun na galing siya sa eskwelahan sa ibaba ng overpass na to. Tulad nga nung nakita natin nakarecord sa CCTV. Yung ilang minutong pagkita namin ang babae nga. Yun ang lapis na nagpapabigat sa konsensya ko, Kaloy. Pero sino bang nakakaalam na mawawala ang anak ko ng araw na yun? Wala akong pakialam kahit dugot naman ko pa yung dinadala mo ulit. At para sabihin ko sa'yo, hindi mo ako makukonsensya tungkol sa pinagbubuntis mong yan. Hindi uso sa akin yun. Kung ganun, totoo nga pala mga naririnig ko tungkol sa'yo na wala akong puso magno. Ano? Napatunayan mo na ngayon, di ba? Minahal kita. Pati pera kinikita ko sa pagiging kasambahay na dapat para sa mga magulang ko. Binigay ko lahat sa'yo para lang sa kasiyahan mo. Buti pa yata. Iwan na kita rito, Letty. Wala rin naman patutunguhan ang pag-uusap natin na ito. Dahil kahit anong pang panunumbat mo, hindi ko pa rin pananagutan yan.
Gawin mo kung ano gusto mong gawin sa ipinagbubuntis mong yan. Ako, inabot na kayo ng malakas na ulan sa labas, Ate Belen. Ah, mabuti pa siguro, maligo na po kayo ng diretso sa banyo. Ipaghahanda ko na po kayo ng mainit na sopas para mainitan po yung sikmura ninyo. Niloloko lang ba ako ng mga taong tumatawag sa akin tungkol sa pagkawala ng anak ko, Leti? Dahil kapag pumunta ako sa lugar na sinabi nila, wala naman doon yung taong nakausap ko sa telepono. May mga tao po talagang ganun, Ate. Ginagawang biro ang paghihinagpis ng kapwa. Lalo na, nakikita nila ang cellphone number niyo na nakaprint sa mga papel na dinikit ninyo sa mga poste tungkol sa pagkawala ng anak ninyo. Yung isang kausap kong humingi ng pamasahe sa akin papuntang bukid noon dahil laroon daw ang anak ko. Pagkatapos yung mako sa akin ang dala kong pera ng araw na magkita kami. Hindi na rin ako tinawagan mula noon. Siguro po, huwag na kayo maniwala sa mga tumatawag sa inyo, Ate. Karamihan po kasi, niloloko lang kayo, pinipirahan. Pero paano kung isa pala sa mga tumawag na yon ang nagsasabi ng totoo, Leti? Kaya wala ko dapat palampasin alinman sa mga tawag na yon. Dahil sa mga yun lang din ako nagkakaroon ng pag-asa. Akin ang sabi ang cellphone. Ayan, drink! Ano ba problema mo, Nardo? Bakit ba pilit mong inaagaw ang cellphone ko? Dahil dyan sa cellphone na yan, nagkakasala ka. Inaasa mo yung matandang babae na alam mong kinaroroonan ng kanyang nawawalang anak. Pero kinukuwantahan mo na siya. Bakit mo ginagawa yung drink? Bakit? Dahil gusto ko. Katulad ko, habang buhay rin siyang umasa na makikita pa ang anak niya. At katulad ko, makadama din siya ng kalungkutan sa mga sandaling dinadalaw ng mga alaala ng kanyang anak. Pero ginugulo mong katahimikan ng isip niya. Inuubos mong kabuhayan niya. Dahil sa ganong paraan, na ibabalik yung perang nauubos natin sa paghahanap din kay Junior. Masyado ka nang nawawala sa katwiran, Doreng. Kagaya ng matandang babae yun. Isa lang ang sakit ng loob na dinaranas natin hanggat hindi pa natin natatagpuan ang ating anak. Kaya pwede ba? Tigilan mo ng panloloko sa kanya. Anong gagawin ko, Nardo? Hirap na ang kalooban ko. Araw-araw, hindi ko alam kung paano haharapin ang buhay sa pagkawala ni Junior. Sabihin mo ka sa akin? Ano? Ano gagawin ko? Ano yung ingay na yun na nanggaling sa banyo? Teka, masilip nga. Baka may pusan ligaw na naman na nagpilit makapasok sa maliit na bintana. Tsak na ninira na naman yun ang mga gamit dun. Leti? Oh, Diyos ko! Anong ginawa mo? Bakit ang dami nagkalat ng mga tableta rito sa sahig ng banyo? Leti, gumising ka! Magsalita ka! Leti! Oh, Leti, kumusta na ang pakiramdam mo? Alam mo, natuwa ako na sabihin ng doktor na nasa maayos kayong kalagayan ng sanggol na dinadala mo. Paraan po ba ng Diyos ang nangyari para hindi ako magkasala? Kung kaya hindi ko nainom ang mga tabletang papalaglag na ibinenta sa akin ang hilot na nakilala ko. Hindi ko na rin kasi alam ang nangyari sa akin sa loob ng banyo dahil nawala na po ako ng malay sa sobrang depresyon. Oo. Siguro nga, ang nasa itaas na ang gumawa ng paraan para iligtas ka sa isang maling desisyon tiyak na pagsisisihan mo habang buhay, Lady. Pero natatakot ako
ako, Ate Belen. Wala akong magandang kinabukasang maibibigay sa aking magiging anak. Mabibilang lang siya sa mga batang walang maligis ng ama. Walang mararanasang isang masaya at buong pamilya. Leti, hindi mo ba nakikita ang mga puwang sa ating mga buhay na maaaring mapunan ang sitwasyon mo ngayon? Habang umaasam ako at naghihintay na makita pang muli ang nawawala kong anak, may pagkakalaob ko sa isisilang mong sanggol ang pagkalinga at pagmamahal bilang sarili ko na rin dugo at laman. Talaga po, Ate Belen. Gugupkupin niyo kami ng aking magiging anak. Oo naman. Pero gusto ko malaman mo na ikaw pa rin ang magbubuo sa pagkatao ng iyong magiging anak bilang paghahanda sa kanya sa mas malawak na mundo. Karapatan mo yon at hinding-hindi ko aalisin yon sa iyo. Ikaw, hindi ko na inaasahang makikita ka pang muli. Aling Belen, talagang hinanap ko ang kinitirahan ninyo. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa. Kaya ko lang naman mo nagawa yun dahil iyon ang naisip kong paraan para malampasan ang kalungkutan sa pagkawala rin ng aking anak. At kaya ako nandito para humingi ng tawad sa naging pagsasamantala ko sa inyong sitwasyon. Patay na ang aking anak. Pinatotohanan niyo na isang kasamahan niya sundalo na nakaligtas sa kanilang pakikipag-inkwentro sa bundok. Ibinigay niya sa akin ang mga gamit ng aking anak, kasama ang krus na kwintas na ipinabaong ko sa kanya bago siya na-destino sa malayong lugar bilang isang bagong sundalo. Masakit, hindi ba? Ang sakit-sakit malaman. Patay na pala ang aking anak. Pero ako, hindi ko alam kung kailan ako maghihintay ng mga kasagutan na matagpuan ko na ang aking anak, Aling Belen. Hanggang kailan ako hindi susuko sa bawat maglipas ng mga sandali para na akong malalagutan ng hininga. Hindi ko na kaya. Humugot ka ng lakas sa Diyos. May paraan siya upang bigyang kasagutan ang ating masasakit na dinaranas. Kuminsan may mabuti siyang layunin sa likod ng mga negatibong nagaganap. Dahil nagbubunga ang mga iyon ng katatagan at pag-asa. Tanging pinakalayunin ng nasa itaas ang lumago tayo sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Sa kabila man ng mga pagsubok hanggang sa pagsibol ng mga bagong kabutihan sa Kanyang Panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.